sakit-sakit sa kasukasuan ng mga tigakapalongga. Chill na chill lang nila, nariremedyohan sa pamagitan ng paglublob sa drum. Walang magaganap na amateur singing contest sa bayan ng Kapalongga sa Camarines Norte. Pero ang ilang mga residente rito, nakalublob sa mga dambuhalang drum. Hindi para mag-vocalize o practice ng kanilang mga lalamunan. Murmurmur sa atim lumakdo, siling bumuros datam, umabis kumbil sa baot siyang ridikwisto sa albamis siyang ridikwisto libama. Pero para di umano pagalingin ang kanilang mga sakit-sakit sa katawan. Sabi po nila, magpapagamot, nagagamot. Ang tubig sa drum kasi hinahaluan ng albularyong si Tuper ng pinakuluang dahon at halaman. Ang tawag niya rito, herbal steam o lublob. Sinusuka ma'am yung mga karamdaman. Sinisipsip nito ma'am yung mga pasma sa katawan. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Ina, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Sulong liwanag ng dakilang Diyos Ama, matang isa. Pakiramdam ko po yung lamig sumisingaw. Ang sarap sa pakiramdam pag nakababad. Isang gabi bago ang gamutan, umakyat si Natuper ng bundok para mamitas ng mga gagamiting halaman. Lukban, sambong dahon po ng kapaan, alagaw, ugat ng tagwak, tapos yan sampalok. Bali po ito po niluluto ko kasama po nung iba. Inilagay niya ito sa latang drum at saka pinakuluan sa loob ng 3 oras. Saktong 3:00 ng madaling araw, inorasyonan. Murmurmur sa atim lumakdo, siling bumuros datam, umab para po sa healing ng herbal. Ang pinaghalong dasal at healing properties ng mga halaman ang siya raw gagamot sa iba't ibang mga sakit. Stroke, high blood, low blood, pasma, rayuma, uric acid, blood sugar, sinus, binathangin, binatlamig. Yung maligamgam ng tubig po ma'am, kalahati lang po ng drum, katas ng herbal po, 2 timba po. Pagpatak ng 6:00, nakapila na ang mga magpapagamot na nagmula pa sa iba't ibang mga bayan ng Camarines Norte. Kabilang sa kanila si Annaline at ang 14-anyos niyang anak na si Clarice na 13 taon na raw dumadaing sa sakit nitong meningitis. Sakit kung saan namamaga ang protective membrane ng utak at ng spinal cord. Hindi na po siya nagsalita, hindi na rin po naglakad. Yung daw po sakit ni Nene ay parang pilat na hindi na daw po matatanggal. Dito na sila nagbabakasakali sa herbal steam ni Tuper. Yate. Ito yung edad, kulimidad binipon sa amas ng perlong dakilang Diyos Ama, dakilang susuntan ng masula, ilang tatlong persona, sulong liwanag ng dakilang Diyos Ama, matang isa. Matapos silang dasalan at buhusan ang katas ng dahon, ang mag-ina lumublob na sa drum ng 1 oras. Subtimidad, kuliminad binipon sa amin siyang perjurum, dakilang Diyos Ama, dakilang susangta ni Masula, ilang tatlong persona, sulong liwanag ng dakilang Diyos Ama, matang isa. 4 beses na raw silang nagpunta rito. At bumuti raw talaga ang pakiramdam ni Clarice. Na buhay-buhay yung mga litid niya. Dati po ito malikot, medyo na tigil-tigil po ang likot niya. May pag-asa man naman daw po yung tumakalakad. Si Samuel naman, dahil kapos sa pera, kay Tuper din nagpapagamot dahil nahihirapan daw siya sa paghinga at paglalakad. Nagsuka po ako ng dugo, sumisigip po yung paghinga ko. 2 buwan po ako nung di nakalakad nun. Binuhat po ako papunta dito. In-stream po ako dito sa drum. Nung una, nahihirapan po ako huminga. Nung pangalong session naman po, kumakain na po anong marami. Nung pangatlo nga po, nakakalakad na po ako ng malayo. Mga kalahating taon po bago tuloyin po ang gumaling. At hindi lang daw sakit ang kayang pagalingin ng lublob, pati rin daw kulang. Gaya din man ang nangyari sa magsasakang si Junior. Ako po ay nagkaroon ng mga sugat-sugat sa ulo, mukha. Nagtutubig-tubig po siya. Pag kinakamot ko, nagdudugo, makating mahapdi. Nasubukan na raw niyang magpakonsulta sa espesyalista, pero wala raw nangyari. Kaya dito na lang siya umaasa sa paglublob sa drum ng mga pinakuluang dahon. Mapresko, halos ayaw ko na nga pong umahon. Papasalamat po kung kay Tuper at gawa nang ako'y napagaling niya. Dating foreman si Tuper pero nawala ng trabaho nung nagka-pandemya.
Dito na raw siya tinuruan ng ritual ng albularyong si Ronnie. Sa kanya rin po nagmula ang lahat ng aking kakayahan, kaalaman. Nagsimula po yun dun sa binigay po sa kanyang librito ng isang ermitanyo. Kada lumulublob sa kanilang drum, sinisingil ni Natuper ng 200 pesos. Ito raw ang ipinambabayad niya sa makatuwang niya sa pag-igib at pagkuha ng dahon at halaman. Minsan nakakasalubong ko sila. Kuya, salamat. Okay na ako, kuya. Pero epektibo nga kaya talaga ito. Ayon kay Dr. Algie Bakla, isang certified naturopathic practitioner, ang ganitong klase ng panggagamot na kung tawagin herbal bath. Scientifically, pwede nating masabi na meron siyang effectivity kasi yung mga herbal medicines na yan, meron siyang therapeutic value katulad ng natural antibacterial that can help the skin na mabilis maghilom. Kung naman sa mga over-fatigue, mga minerals like magnesium that can suit yung tiredness ng muscle. Gayunman, wala pa raw masusing pag-aaral na nagsasabing nakagagaling din ito ng mga malubhang sakit. Stroke, high blood, low blood, pasma, rayuma, uric acid, blood sugar, sinus, binathangin, binatlamig. Treatment alone with this herbal medication will not do any good to this particular disease. Need combination of medication. See a physician or a doctor for them to do the further test and necessary treatment must be done. Ang matagal din daw na pagbababad sa mainit na tubig, posibleng may masamang epekto, lalo na sa matatandang pasyente. Pwede kang magkaroon ng heat stroke kapag sobrang init. Ang pwede makuhang impeksyon ng mga nakalubog doon, lalo kung hindi na hugasan yung drum, skin fungal infection, bacterial infection, staphylococcus. Ang ating skin kasi ay nagbe-breathe. Pwede yung maging portal of entry din ng mga infections, lalo kung hindi malinis yung tubig. Bago yun namin gamitin, ma'am, dinidisinfect namin yan. Ay, yung pinaglubluban, ma'am, pinapahugas para hindi kapitan ng mga sakit. Yung alternative traditional medicine, mostly the only available health services, especially in the rural areas, because of the scarcity of yung mga medical doctors, malaki ang kontribusyon nila sa community. Bago pa magkapandemya, masasabing lubog na ang estado ng serbisyong medikal sa mga malalayong lugar. Kaya umaasa ang mga kababayan natin sa kanayunan na sa ganitong mga simpleng paraan sa kanilang mga karamdaman, maski pa paano sila'y makaahon. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.